Okay. Medyo game na game na may. Silence. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samar. At ako si Glenn Diaz. At ito ang anong kwento natin. Samahan ninyo kami linggo-linggo sa pagtalakay sa iba't ibang kathang Filipino. Ay, tapos na yan. At para sa aming ika 34 na episode ngayong linggo, pag-uusapan natin ang ilang bagay tungkol sa Agos. Yay! Yay! So, eto na yung ating Agos Wrapped. Ano? So, or boot episode. True. So, nagre-record tayo ngayon ng December 12. December 12 pa lang, pero mapapanood nila ito sa YouTube channel ng January 15. Ito lalabas, Saturday. Na fiesta sa San Pablo yon, January 15. Unless pinalitan na nila. yung fiesta sa San Pablo, alam ko ito lagi dahil, syempre of course, this January 15. Pero ang isa sa mga significant doon ay na same day ito ng Christmas lagi. So kung ano yung araw ng Pasko, dahil January 15. So same day ng Christmas. At syempre walang pasok yun sa San Pablo. Kaya technically prolonged ang Christmas vacation namin. Kasi parang yung first week ng January na may klase, parang lutang pa yung mga tao. Kasi alam mo, the following week, walang klase ulit. Tapos usually ay nagpe-prepare para sa mga ano, syempre yung mga school may street dance competition kasi sa San Pablo, so yung Coco Festival. So naranasan ko nang maghubad in public, but pinasok ka ba? Oo, kasi required yan nung high school ka. So mukhang hindi pa naman uso noon yung mga may camera ng marami. So mga official lang na mga news. So sa ano, sa some archive, meron kang picture doon. Oo, sa hopefully sa dami noon. Hindi naman nahagyap sa kahit nasaan. Pero parang wala pang mga personal na phones, yung mga smartphones, wala pa noon. So merong literary historian, parang 50 years from now. Magkakalok kahit dyan. Mga butohang katawan na. So, anong klaseng buhay ito? Anong klaseng kabataan ito? Anyway. So yeah, so January 15. Tapos January 17 ito lalabas sa podcast okay. Platform. So, yun. Kung may daigdig pa nun. True. Ano ba? January. So, ano kamusta? Kamusta, Egay? Okay naman. So, meron bang mga bagong magaganap sa buhay mo? Ng mga malaking pagbabago. siguro pag nag-record tayo sa January, baka pwede nang sabihin 'yon dahil by that time yung enrollment na for one. True. By that time siguro yung i-record nating episode ay lalabas sa araw na may start na ng klase sa Ateneo na kahapon lang nag-post sila ng magkakaroon na ng campus classes. Kalahati na alarm, kalahati na seniors. Hindi ko alam kung anong feeling, pero syempre hindi yung pagbalik lang ano doon sa pag-aaral sa campus, pero hindi ba yung idea lang na kung ako yung estudyante tapos hindi ko na experience pumasok sa campus, parang kung anong pakiramdam noon, ano, na wala kang actual interaction sa ibang mga tao. At syempre personally ay kumbaga may nostalgia yung campus dahil doon ako nag-college. So yung makita ko lang yung ano, parang yan. So yung campus parang nakakasa. I suppose ganun, may ganun kang ano sa UP bilang marami kang mga karanasan sa campus. ang inisip ko kahapon, oh my god, magbabalik na, tapos pagbukas ko ng bintana ay ayan lang yung Ateneo pala. Medyo weird, ang weird lang niya. Pero ang kung nga for the kids, feeling ko happy naman. Feeling ko karamihan natutuwa naman kasi parang itigilan natin, hindi talaga ideal yung online learning, so parang itigilan natin yung pagpapanggap na natututo tayo dito, so bumalik tayo sa anyway. Pero walang liban sa parang theology, walang humanities dun sa mga pilot. Kasi parang mga seniors pa lang yung at graduating yung sa undergrad, hindi ba? So kaya yung mga management courses, tapos yun nga yung mga FIO kasi sila yung mga fourth year courses na nasa core. Naisip mo, parang kung nauna ko na isa kasi parang
So kung ipaprioritize sa mga lab, tapos may Theo, parang anong klaseng ano to? Dapat may kailangan silang laboratory. So yun. So, yan. So, okay. Sa ngayon ba, Ateneo pa lang yung nag-a-announce na mag-o-open? I think so. Yeah. Oo. Bilang ano, laging bibo sa mga ganyang bagay. Oo. Tsaka, may at dangerous din ito ano, pero parang may dangerous na sense ng seclusion somewhat, kahit parang nasa Quezon City heart siya ng Quezon City sama. Parang pagpasok mo sa ako, at least meron akong ganung feel na pagpumasok mo sa Ateneo. Oo, so yung the fact na medyo malayo, I mean, pag pumasok ka bago ka makapasok sa ano, malayo siya sa, lalo na kung wala kang kotse, kahit katipunan, true. So lalakad. So, kaya nga yung picture na pinost ng Ateneo ay medyo nostalgic sa akin, kasi nung mga unang taon ko rin ng pagtuturo, tapos nakatira ako sa apartment sa barangka sa madalas na gabi or late afternoon, yung lakad ko papunta na doon sa likod, yung pababa na hagdan. Naranasan mo bang pumunta doon? Oo naman. Okay. Bakit yung hindi ko na sabihin ng konteksto. Oo, kasi hindi ka naman tumira sa barangka, di ba? Yun so wala kang dahilan. Supposedly. Hayop ka. Pero yun nga yun, parang may bagong mundo, di ba? Pagbababa doon. Parang may portalish na something. Oo nga, portal nga siya. Pagpunta mo doon. So anyway, so yun. So ano pa bang nangyayari? Sa'yo, anong nangyayari sa'yo recently? Wala. Nanonood ng Survivor at ikaw ay season 6 na. Season 6, oh my God. Ginawa ko sa isang buwan, ano na season, Lord. Anyway, sobrang weird lang na, parang gusto ko nga magsulat tungkol sa ginagawa ko ngayon. Kasi ang weird yung... Bakit hindi? Oh. Yeah, hindi kasi ang weird yung, di ba, sobrang, as in didactic tradition yung usapan tungkol sa race, yung sa current season. Tapos dun sa unang few seasons, parang, hala, ang weird ng handling ng mga bagay. Of True. Course, it's ibang panahon yon. So parang wala pang internet, so wala pang naka-cancel ng mga tao. Pero parang, sobrang, ano talaga siya, parang portal talaga siya sa ibang mundo. Wala pang awareness. Ngayon kasi, na nagre-record nga tayo, parang 1 week away tayo from the current season's finale. Hopeful pa rin tayo. At least ako talaga, hopeful ako. May chance siya, di ba? Si Erica na manalo, ang ating Filipina/Canadian. If ever ay, yun nga, so unang Filipina. Na sa kanya, isagot din pala, panalo. I guess, sorry, medyo ano to, medyo impromptu. Kailan lumipas yung, ay meron bang epekto yung ano, 9/11 sa Survivor? Kasi parang may isang season, ang dami nilang America-America eh. Hindi ko isip po kung meron bang... Well, yung nabanggit ko sa iyo before na supposedly ay may season sila, yung before Africa, yung Africa Jordan, supposedly ay sa Jordan dapat. Diba? Na siyang venue ng... Saan ba yung ano ngayon? Di ba may Miss Universe? Tama ba? Puro sa Miss Israel, Universe? Oo nga, sa Israel. Sa Israel. Sa Israel. So, na yun, tapos nangyari yung 9/11. So, of course, hindi na magagawa sa Jordan. Yun. So, kaya sila, kaya yung, pagkakaalala ko, season 3, kaya sa Africa, okay, ginawa okay yung season 3. So, mukhang wala yun sa plano nila before. Pero dun sa, you mean sa editing mismo or sa casting, kung merong effect. Hindi, sa mga psyche ng mga tao. Kasi halimbawa, merong isang moment medyo na nagulat talaga ako kasi yung nung nagpapakilala yung mga tao. Sa Thailand yata, na may New York City police officer. Tapos parang siya lang yung pinalakpakan. So siguro post 9/11 na yun. Or yan siguradong post 9/11 na yan. So siguro, baka yung Thailand, dahil season 5 nga siya. So mga around 2000. So siguro yan yung isa sa mga, yun nga, na shoot immediately after ng parang yung pinakamalapit sa kasi 9/11. Hala, so yung mga guro, itong mga ano, wala. Okay, teacher ka, ganyan. Tapos wala yung itong police ng, tapos kasi New York City pa. So talagang pointed talaga na New York City cop siya. So talagang. True. Anyway. Pero ang haba din ng, hindi ko alam kung, kasi sa atin, halimbawa, ano bang pwedeng counterpart? Halimbawa, sa mga ano natin, mga wala kasi talagang Survivor or yung reality show types ng show sa atin na ganun. Pero kung halimbawa, sa mga noontime shows, di ba, parang pinakamalapit na ano,
Kapag may competition, ano ba, singing competitions, yung pinaka malapit siguro sa atin. Kung sa singing competitions, big ba yung pagpe-present ng parang pulis, sundalo, or that? Kasi sobrang matindi, makikita mo sa Survivor, halimbawa, bilang, at ganun din sa ibang reality shows, pero mas kita lang dyan kasi sila yung mga types ng tao na pwede sa game na to, yeah. Sa type ng game na to. Grabe yung pag highlight sa kanila na parang dating ex-marine, o mga bayani, oo, so ganyan din eh guys ha, bilang minarathon ko din recently sa Grey's Anatomy, sobrang pro armed forces din sila. As in, walang nuance na, well, later seasons nagkaroon ng konting nuance, pero yung ano talaga, parang ano yan, sobrang black and white na ano, positive, affirmative lagi yung ano, depiction sa mga armed forces. Anyway, so mukhang ang Hollywood talaga ay may ganyang bias. Sa atin, hindi ko alam. Parang ano naman, parang congenial naman. Nung naalala ko, laging may mga, every now and then may mga bumibisita sa studio, di ba? Ng mga grupo ng mga police or ano, sundalo, ganyan. True. Anyway. Okay, so yun. So, yan, Survivor. So, hopefully, matatapos, makakailang season ka hanggang bago magtapos yung taon. Matatapos na yung mga gawain ko sa December 15. Kasi sabi ko sa'yo, pagdating mo sa season 20, sa na isa sa mga magagandang seasons. Para sa marami yun yung hanggang ngayon ay best season ng Survivor. Yung heroes versus villains na. Ah, so magbabalik yung mga tao. Oh, lahat returnees yung nandun sa season na yun. Okay. So sabi ko manonood ulit ako kahit siguro yun yung mga pang-anim ko ng panood ng season. Dahil mahusay yung mga player. Yung characters din mismo. Dahil the fact na, di ba, dahil napanood mo yung David versus Goliath na season, minsan ino-own nila. Kapag in-announce nila, kasi pagpunta nila doon, wala silang idea kung anong theme ng season. Hindi naman tipong bago dumating, ang theme ngayon ay heroes versus villains. Ngayon, David versus Goliath. Pero by the time na pagdating mo doon sa island, tapos in-announce ni Jeff na, ito yung theme, tapos minsan nga pinapahula sa kanila kung ano sa palagay mo yung team mo? Naalala mo yun nung pinanood mo yung Beauty versus Brawn versus... Pinanood mo yan, di ba? Yung Brains versus Beauty. Brawn yung nanalo. Oo, so wala silang idea bago yun, di ba? Pero pag in-announce na yung team, tapos pinahula sa'yo, palagay mo ano yung tribe nyo. Tapos yung iba nagugulat or hindi satisfied. So dito, sa start pa lang, di ba? So pag sinabing heroes versus villains, tapos... Paano mo i-own? Either i-own mo yung pagiging villain or parang, bakit ako nandito? Or, et cetera. Or yung pagiging hero, di ba? So, pina-perform nila? May ganyang side? Oo, di ba? Parang, merong ganyang tendency, di ba? Yung, at sa akin nga, ito na naman ako mag-lecture sa Survivor. Pero, sa akin parang yun yung ano eh, yun yung isa sa mga charm din ito kung paanong naapektuhan, parang yung psychology ng player. Ng player, di ba? Kung paano siya niya ine-enact yung mga expectations. So anyway, so yun. Anyway. So, baka January ka pa makaabot doon. Pero malay mo, kung wala ka. Di ba wala na kayong klase? December. December 18 yung deadline ng mga bagay. Pero, parang early January yung deadline ng grades. So, anyway. So, yun. So ngayon, yung wrap up ng discussion natin. So ito yung huling episode natin tungkol sa mga Agos sa Desierto. Papasadahan natin yung mga kwento na hindi natin napili. Sin itong nagdaang 6 na episodes, tinalakay natin yung top 3 stories natin. Yung top 3 mo, naalala mo ba yung mga top 3 stories mo? Alam na, basta alam ko rin sa'yo isang writer. Gusto mo ba ipaliwanag? Habe! Bago tayo pumunta sa iba. So ipapanood natin ngayon. Papanoorin natin ngayon yung ginawa nating recording nung pamimili nung episode. Sana kami ba mga babasahin ka muna? Bago 'yon. By now, dalawang episodes na natin yung nasa YouTube channel. Tapos tingnan lang natin muna yung mga comments. May nag-comment na dun sa first episode eh, kasi yung isa kagabi pa lang lumabas. So i-share ko tapos mamaya may babasahin ka rin na comment, di ba? So, para lang mag-react tayo. Teka, baka ko anong maipakita ko dito. Ayan, nakikita ba ito? Ayan. God, tumigil. Nakikita yung mga ano mo. Yung nasa right side. Baka may mga harsh. Ano ba?
wala. May amo. Hindi ko naman niya pinili. Hindi ko nga ito ginagamit tong account. Pero depende yan sa ano mo. Mga pinapanood mo kasi. Hala, kita mo na. May BBM. Naku, Diyos ko, Egon. Ano, hindi ko ito ginagamit. Tama, mga personal yun. Maha-out ka na bilang ano. Anyway. So, ito lang. So, anyway. May ilang nag-comment dun sa una nating episode dito tungkol sa bakasyon. So, ang ganda ng buhok ko dun. Sige na. Ayan. So, si Dinalin, nag-yehey lang si Dinalin or Dinalin, Dinalin an o mas as. Tapos, ito, John Edel Jimenez, former student ko to sa Ateneo, pero medyo matagal na siguro. Siguro, baka 10 years ago 20 na. 20 years ago. Pero, tapos sinasabi lang niya, nakaparehas ng spelling ng Quintin ni Rogelio sikat ang San Quintin, isang munisipalidad sa aking home province na Pangasinan. Nabanggit mo rin yata ito, hindi ba? Hindi. Ah, hindi ang nabanggit ko, Quintin Paredes. Okay. Tapos ito si suki natin kagabi nung nag-live itong si Kefalis eh. Nandun din. At may comment sa'yo. Wala ko. Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi din. Paul Joshua Morante, nakakamiss ang kwentuhan at okrayan. Okrayan talaga? May gumagamit pa ba nito? Joke lang, Paul Joshua. Yeah, inokray okay mo. Grabe ka. Hindi po kami nag-okrayan, for the record. Hindi po kami nag-okrayan. Nagsasabi lamang kami ng mga pawang katotohan. Oo, sa kakritisismo mo to. At si Anthony Gabumpa. Dito na pala kayo, Sir Edgar, Sir Glenn. Nagagamit ko sa klase ang mga natutuhan kong process ng pagtrato ninyo sa panitikan. Salamat sa pagkakataon na nakabalik kayo. Grabihan. Ano yung emoji? Ano yung pangalawa na emoji? Ano? Parang fall. Flow, falling. Falling ano? Leaves. Leaves to, diba? Ah, okay. So, fall. Walong diwata ng paghuhulog. Charot, maipasok lang. Kainis. So yeah, okay. So salamat sa mga nag-comment. Salamat. So yung mga nakikinig sa podcast, so ito ay mapapanood din sa YouTube, so kung gusto niyo makita to. So sa mga susunod, babasahin din namin yung comments. At ikaw may babasahin ka, hindi ba? Tagalog, well, nag-share screen ka, pwede bang malalook ba yan? Tagalog yung YouTube mo. Wala lang. Hindi ko napansin. Okay. Ano pang mga bagay yung mga hindi ka malay? Oo. Yung mga natural, di ba, chat? So si Brad, hello Brad. Si Brad yung kung naalala niyo siya yung ano, di ba linya yan ni Emmanuel? Di ba linya yan ni Emmanuel dun sa discuss natin? Kumusta Brad? Oo. Anyway, si ano, siya yung maraming parang ano, pagpapayaman dun sa kung may mga ano, theology, philosophy, ek na. Nag-comment siya sa atin before. Anong topic natin dati? Parang yung kay, ano yata, yung kay Nick Joaquin na kwento, yung Mass of St. Sylvester. Okay. Anyway. So pag may mga ganyan, Santo-Santo. Anyway, so nabanggit sa San Roque, parang si Brad siguro ay San Roque. Okay, may Santo. Kaya parang ayun nga, so si San Roque nga yung may aso at staff. Okay. Mm-hmm. Alam mo pala kung bakit ko naalala bago mabasahin yung kay Brad. Kung bakit ko pumasok sa isip ko yung San Roque na may aso. Kasi sa San Pablo before, so may barangay na San Roque na malapit dun sa medical. Tapos may time nung bata ako na nagkagulo yung buong bayan. Kasi ginagawa yung kalye dun. Tapos may apak daw ng tao at ng aso. San Roque. So sabi si San Roque. Kaya parang yun yung mm-hmm. Hindi ko lang naisip noon kung bakit ko na-associate. Ngayon, nung pinag-iisipan ko kasi bakit naisip ko na may aso si San Roque. Tapos, meron palang repress na ano. Oo, na ganun. So naalala ko yung ganun. So yun. So anyway. So sabi ni Brad, kasi yung conversion story ni San Roque, he gave up all his riches and then ministered to the sick during the bubonic plague. Sige, relevant. Relevant. Kaya nga may pandemic, kaya to. Parang naalala ko lang siyang ganyan. Parang nagadasal din sa kanya. Kaya nga ang weird nung oo nga, kaya nga weird na si Roque, si, ano pa to? Si Harry Roque ay harsh. No, kasi wala lang. Kasi, kung, I mean, in the context of a pandemic, he fell sick, sabi ni Brad, he fell sick during the pandemic, so he retreated to the forest. Yun naman pala, may gubat sa dulo. of Northern Italy, hence the pilgrim staff. Tapos, yung aso, yung sustainer niya, na tagadala ng tinapay. Oh. Ano kaya century to? Which is a common trope
among narratives of lives of saints, the distribution of wealth to the poor, the retreat to the forest, wilderness, and friendship with non-human agents, like in Saint Anthony the Great, Jerome, Francis of Assisi, etc. Anyway, baka kaya maraming San Roque na bayan sa Pilipinas ay dahil isa sa San Roque sa kasama sa 14 holy helpers ng mga santong sumikat noong medieval times as patrons against the Black Death. Also, historical concurrence ng Spanish and American colonialism, ang mga ang interesting kasi tignan ng mga epidemiological events ng tulad ng malaria, ganyan, vis-a-vis history. Kasi, maraming mapupulot. So, ayan, sabi ni Brad, yun nga, yung epidemiological emergencies like cholera, smallpox, malaria, etc. Baka kaya maraming natatag na bayan na San Roque ang mga Kastila kasi marami silang sakit na dinala sa native populace. Therefore, the necessity of a patron saint against epidemics. Interesting, di ba? Mm. Kaya ang daming bayan na sa San Roque. Okay. Anyway, may libro si yung Agents of the Apocalypse ng New Day. Tapos ayun, medyo minapamapa niya yung mga epidemics ng malaria o cholera, etc. Yun nga, parang nung binabasa ko yung itong pinoint out ni Brad kasi parang may copy ako nito. Ang may connection yung pagpunta ng mga tao sa gubat para dahil wala silang lupa sa malaria epidemics. Wala kasi yung mga nananahimik na mga may mosquito, lamok. Nagambala sila. So ayan, parang hinarsh nila yung mga tao. Tapos ayan, malaria. Wala lang. Kaya lahat, binabasa ko yun, naisip ko, oh my God, lahat na lang pati malaria may kinalaman sa gubat. Anyway, yun lang. Higanti. Salamat, Brad. Oh, salamat kay Brad. Ganyang pagpapayaman. Oh, yeah, true. Very, informative na si San Roque. Meron pang iba na komento? From your end? Wala na. So, okay. So next time siguro, so kapag may mga nag-send nga. Saka namimigay ka ng libro for... True, kapag nanonood. Pero hindi ko kasi alam kung magagawa ko ba forever, di ba? Pero sa mga susunod na episode, so siguro ay during the premiere, so kung kapag nanonood nung premiere nung yun at yun din yung time na nakakapanood din tayo, napapanood din natin yung episode kasi hindi ko napapanood din, kinakat ko lang yung part bago yung welcome. Mali. Minsan yung una, earlier na bloopers yung natasama. Ano pa yun? So yun. So anyway. Ayan. So ngayon, papanoorin natin yung ni-record natin na pagpili. Okay, good. Tapos kung gusto nating mag-react, para lang makita nila. So hindi pa kasi nila ito nakikita. So ito yung ginawa nating pagpili dun sa top 3 stories natin. Tapos after that ay... papasadahan natin yung mga kwento nang mabilis kung ano yung mga magustuhan. At yun, so panoorin natin. Handa ka bang makita ang sarili mo from the immediate past? Charot. Pinapanood mo ba yung mga videos sa mga voice coach reacts to ganyan? Nakikita ko lang. Merong time na kanino ba yung may isang araw na napunta ako sa nagre-react sa mga videos ni Heart Evangelista. Hindi ko alam kung bakit ako napunta doon. Tapos, ayun na, parang habang nagluluto ako, nagsunod-sunod na siya. May isang araw na gano'n. Mga five months ago. Hindi ko maalala kung bakit ako napunta kay... sa ang weird nga nun. So, sobrang random. So, ito yung... 31 minutes pala ito. So anyway. Ang tayo. Naririnig mo ba? November 14, 2021. Pero siguro mapapakinggan nila ito at mapapanood. December pa. Oh my God, go na ba? Lord. Kanina bang go? Pero ito mapapanood nila after ng
dun sa last episode nitong series natin tungkol sa auto sa Desyerto. Ayan. Okay. So, yung sa tayo talaga, mechanics na pag-usapan naman natin next episode. Pero ngayon, I mean sa unang episode na next week. Iba yung setup mo, no? Parang naging, pero ngayon nga, naging slanted yung, ginawa natin, yung setup mo. Gasa natin ito. Oo, oh, kasi inano ko, yung camera. Sinayin ko rin. Pero kung ang binasa natin ay in second edition para lang alam ng mga tao. Tama. Anong kaibahan? Gusto mo bang idaldal ng konti, Ekay? Pwede siguro sa episode 1 natin. Ay, talaga ba? Okay. Naganda pa naman ako ng... Hindi pa. So, hindi malinaw yung mga bagay. Ah, ganun. Election process next to me. So ngayon, ito, dulo eh. Kumbaga, napakinggan na nila yung i-record natin sa mga susunod na yung mechanics bago nila mapanood to. So ngayon, parang ito yung reveal. Kung ito so at least sa mga susunod na anthology, hindi na natin kailangan gawin yung mahabang paliwanag. Nangyari pala parang prior na selection. So kaya, sa mga susunod na episodes natin, hindi natin i-reveal yung mga pinili natin na mga actors. Okay. Hopefully, isa yun sa mga... Hindi ba ito 1.5 yung... Sa mga tao in general. pwede bang gawin dito? Hindi ko alam mga, dito. Kasi hindi ito VLC. Wala, pag nanood ako ng... Ayan, so... Normal natin, ngayon. Survival. Hindi na ako sanay kasi... Ipili nga tayo. Ang bago nila magsalita. True. Ng girl group. Na mula dito. So, pareha tayong top 3. Pero kapag napili mo na nga, hindi ko na pwedeng piliin kahit nasa top 3 ko yun. Kaya parang technically naghanda tayo ng top 5 natin. Kung sakali lang na may pareho tayo pinili. Nahirapan ka bang pumili? Ako, sobrang medyo nahirapan akong mag-rank ng like, diba? Nag-rank ako actually. Nung so parang hindi ang sagot. Habang nung binabasa. Of course, yung libro mismo ay nabasa ko na before. Pero medyo matagal na yung buong libro mismo. Dahil yung ilang mga kwento lang dito yung laging binabalikan dahil itinuturo sa class. Kinonsider mo ba yun? Yung mga medyo popular na... Binilikin ko dito para sa selection natin mamaya. Nung time ba na to, ine-expect mo na kasama yung Tata Celo? Iba't ibang negro. Discuss natin. So, mas... Gusto ko ba siya ngayon? Bilang isang na natin. Parang, yun na binabasa ko siya. Hindi mo in-expect yung selections ko. Ako ng kwento, parang mas ganda na eh. Kung babasahin ng isang tao yung mga Agos sa Desyerto, ano yung i-recommend? Considering na nandit tayo sa period na ito, ano pa rin ba ito? Ma-appreciate pa rin ng mga readers. So, mas ganda. Ikaw, paano yung selection process? Medyo ganun din. Actually, medyo nahirapan talaga ako. Dahil, actually, pangalawang best pa na nabasa eh. So, kasi medyo dahil alam naman yung memory ko, hindi ko na maalala masyado yung iba. Ang batayan ko din, struggle bus. Ay, liban dyan, kung basahin mo yung libro, ito yung mga pangunahin. Liban dyan, dahil nga maraming Marcos na nangyayari sa mundo ngayon, so parang, tapos kasi nagtuturo ko ng isang field subject na, parang period. So, kasi naghanda ako, yung module namin ngayon ay post-war tapos martial law. So talagang, medyo, lubog ako dun sa konteksto ng librong ito. So parang yung magandang yung 1 month ago representative na picture ng Lipunan, mga yung mga namumuong structure sa sistema sa Lipunan. So medyo baka boring. Saka form din. Actually, form din. So yung aftermath na lang yung form. Parang may interesting na ginagawa sa form bilang nagsisimula medyo personal na intention na medyo pinag-aralan yung sinisipat ko anong kamusta yung Tagalog fiction sa panahon to. So, kombinasyon ng socio-ec saka sa siguro, form. So, at pag pinag-isipan nga natin, di ba, yung nung nag-chat tayo ng isang araw, parang isa sa mga realization ay na mahigit 50 years na itong Agos. Na-celebrate ba sila nung nag-50 yan? Kasi 60, 60, 62. Siyempre, after 1 month, hindi natin pa rin na-confirm ko. Pero wala nga. Kasi sabi dito 10 years din. So, 1974 to. So, mga ganun siguro. So, sabihin natin 62 or 64. So, sabi confirm nga natin kung anong year. 70, 80, 90, 2000. Tama. Hindi ko maalala lang nagkaroon ng celebration. Ilang bata pa siguro tayo. 60 years na again next year. Oo nga. Kaya nga. So, kung 62. Pero,
Ayan. So siguro nagka-meron sa department. Math talaga yung problema natin. Yung time na ako ay RCW faculty, kaya hindi ako active sa ganap sa kagawaran. Baka feeling mo sa atin na celebrate yung ganyan. Kasi si... O sa Lasal, halimbawa. Nasa Lasal. Ewan ko ang kumulang ngayon. So yun. Pero anyway, ang tagal na. Ano, so merong ganung kumbaga layo din yung panahon na sinaselebrate ito noon. Hindi ko naramdaman yung stab mo doon. Mga bagong katha sa Pilipino ng mga kabataan. Ano, nire-recognize sila kahit hanggang noong 1970s. Mm-hmm. Second edition nga ay parang tinuturing silang kabataang mana nila. Pero mula, kumbaga tayo nagising na sa pag-aaral ng Panitika na ganda sila na yung kabataan, kahit mga established na functionist sa Pilipino. No? Nung nagbasa ng sa mga textbook sa grade school, high school sa Pilipino, parang mga kwento na nila yung nababasa mo. At magandang kilalanin nga na ganun kahalaga yung naging ambag nung mga Agos sa Desierto bilang anthology. Ngayon, siguro mapapag-usapan natin ito later sa mga episodes natin. Baka mahalagang tingnan kung gaano karami ba? May competition ba? May ibang mga anthologies ba na lumabas? O talagang mo, ito ay Agos sa Desierto? Alam mo, dahil sa craft necessarily kung hindi sa mere publication. Parang nagpa-publish ba at all ng libro bilang libro? Dahil nga ang main publication nila. Hindi, ay, parang magazine, mga school organs. Hala, oo. So, yun. So, isang bagay na pag-uusapan natin sa mga susunod. Na by this time nga, pag pinanood nila ito or napakinggan nila ito, tapos na, narinig na nilang lahat. So ngayon, ang gagawin natin ay maigli nga hindi, lang. So, parang clarification lang kung yung tayo, salitan. Dahil ako history, literary history na alam natin na ay bunga ng privilege ng selection o bunga ng availability. Wala namang paliwanag, diba? So, diba? So, pagpipili lang. Oo, pipili lang. Kapag lang yung napili mo, ang ganda na itong mga taong ito. Siguro pwede ko sabihin. Hindi tayo makasinya. Kinakabahan ako kasi pag tayo nag-overlap, ibig sabihin, nasa iba yung mga napili ko. Hindi naman. Parang interesting din sa akin na meron tayong mga magkaibang. As opposed to siguro yung tingin. So, sa mga game. Mag-share screen ba ako para sa paglalagay ng ano? Ng ano? Oh my God, patong-patong yung share screen. Parang patay sa video. Oh no, inception. Wala kong pinanda. Share screen inception. Share screen ako. Sa lingin na yung talilipin. Ano ba? Yung cover. Share screen within a share screen. As in, first time mo pinapanood ko ngayon? Oo, walang ba? First choice mo. Grabe, parang may konting ano pala to. Parang tama ka nga, no? Kasi parang may konting ano, gamification. Oo, gamification. So, ang mechanics pala natin, kaya siguro may space din tayo. Yung sinuggest ko sa'yo, hindi ba, next week, magre-record tayo ng number 3 natin pareho. Para okay. Mataas yung rank. So, yung number 3 natin pareho. Pero siguro, ilalabas yeah. Natin yung number 1. Kaya ang pinagandaan ko yung number 1. So, ibig sabihin, technically ay magiging 7. 5 weeks tayo, including this week, magre-record. Pero 7 weeks sila lalabas. Kasi yung 6 episodes, tapos yung last episode na parang lagom, plus ito. Yung reveal ng game din yung game na ito. So, na nangyayari na ngayon. Game din na game. So, ano ang number 1 mo? So, 3 muna or 1? Itis mo muna. Pwede mo siguro itis ng konti. Yung bunga. May kli lang kasi na-discuss na natin ito by the time. Sige. So, yung una ko ay tungkol sa ano, karahasan. Lahat? Marahas yung ano, lipunan, ganyan-ganyan. Hindi ko na alam kung paano itis. Okay na yun. So, yung una ko ay gaya ay ano, iniuod na bisig sa tiyan ng buhay. Buhaya ni Ordóñez. Okay. Okay po na. Napili ko siya kasi, ayun nga, interesting yung, super brief lang, no? Parang interesting yung sinabi mo na 60 years na, pero parang, ala, parang totoo pa rin yung mga bagay. Parang, walang, maraming nagbago, pero walang nagbago. So parang, ito yung, sa tingin ko, ano? Ang sharp, so sharp. Medyo wide yung, ano nito eh, yung panahon. So specific ni Ted. Parang ano siya, picture, ng larawan ng lipunan sa panahon to. So,
Tapos na-connect ko na yung mga bagay sa tipo. So, kaya gusto ko rin siya. So, yeah, ito ang number one. Parang lungkot mo pagkakasal. Roger. Inuod na bisig sa Pianang Buhaya na, interesting, wala sa unang edisyon ng... Diba bang, ano bang nangyari? By this time, alam na nila yan. So, pag-usapan natin next week sa unang episode. Napag-usapan ba natin? Napag-usapan naman yata. Sa mga, yun nga, ay na si Eduardo B. Reyes. Pero parang ikaw talaga yung ano, no? Isang, hindi natin alam. Undisclosed na kailan. Pag-usapan natin yan. Hindi ko alam. Hindi alam yung reason. Mukhang hindi nila sinasabi. Or siguro, baka pwede nating ma-research pa. Alam mo ang may... Pero sinulat kasi lang dito din na... thesis at dissertation tungkol sa Agos si Ma'am Cora Luz Santos na hindi ko pa nababasa yung dissertation niya. So hindi ko alam kung na-discuss niya to dun sa dissertation niya. Okay, dapat ikaw, ano yung una mo? Ang una ko, so wala yung kwento na yan sa... Oo na nga! So wala tayong kutila. Ulit. Ang kwento ko ay... Gusto ba patunayan? Mas kumapit ako dito sa kumbaga emotional na handling ng relationship na basic. Maraming mga kwento dito tungkol sa relasyon. Sa relasyon ng pamilya, lalo na sa relasyon ng magnanay. Marami dito mga nanay-anak na relationship. Pero sa tingin ko, isa sa mga pinakamatimpi na paghawak ng emotion, lalo na yung grabing pihit sa dulo ng expectations ng reader ay yung Ang Gilingang Bato ni Edgardo Reyes. Yes. Okay, ganda nga yan. Ano ba? Parang hindi ka convinced. Like yung bingi ko. Ikaw na yung emotion. So, i-judge natin next week ang mga selections na. Yan ang number one ko. Si Edgar Reyes ang Gilingang Bato. Pero ang husay nga yan. Sabang husay nga yan. Hindi ka convinced. True. Kasinungalinga. Tapos na yung top 3 natin. Isa pa yun sa mga survivor player ako dito. alam ko na puro Edgardo Reyes sa pipiliin ko. Pero may pagpapanggap pa ako. Iba't ibang authors, represented ang iba't ibang styles. Pero yun nga, ultimately... Ayan na yung ultimately ko. Personally, sinali ko sa... Ano talaga yung gusto kong tatlong friendly? For parang me? Yung, personally? Okay, pinantas ko na muna yung mga usapin ng ibang bagay. So, na pwede nga natin pag-usapan sa mga susunod. Okay. So, ang number two ko ay... Ay, namimili pa sa bakla. Kung mag-uulit ako or hindi, pero eh, parang magandang ano. Kasi nag-introduce ka ng bagong rule. Ang pangalawang ko ay Ellie Lam. Anong bagong rule in-introduce ko? Na pwede palang pare-pareho. Wala naman tayo siya. Well, in my mind. Yung rule in my mind. Tama ba spelling? Tama. May question mark ba yan? Kasi interesting yan. Kasi parang top of mind sa akin yung martial law. Tapos parang, hindi ko 60s to. So, 50s, 60s. So, parang iniisip kong marami siyang na-foreshadow dun sa kalulog mukha natin nung sa martial law. So, di ba, given din yung title nitong anthology mismo ng mga Agos sa Disyerto, ang daming biblical references, allusions. Yeah. Uses ng mga teksto nila dito. So yun. So yan yung number two mo, si Dominador Mirasol. Sure ka ba na walang The Quiet Ones somewhere sa Bible? Judge natin ang isa't isa. Sa Bible? Wala rin sa selection ko si Dominador. Or hindi mo na-search? Ito ang, kumbaga, siguro revelatory itong number two ko ng based ko na siguro ay pwedeng very limited din. Nabanggit mo kanina yung martial law at yung parang mga issue ng saan ako papunta dito. Parang hindi ako papunta sa martial law. Issue pa rin hanggang ngayon ng marami sa atin. Hindi ko alam kung sabay-liko. Yun na na-affect sa decision ko. Kaya parang nung binalikan ko yung maraming mga kwento,
hindi ko na sila gaano na-appreciate dahil parang dumabnos sila. Biglang likong. Sa harap ng reality. Oo, saka shade. Medyo shade yan. Kaya, mas na-attract ako dun sa mga kwento na may ibang kumbaga sa gitna ng mga ganitong ayoko makasakit ng kahirapan at karahasan, pagpatay, ano, talagang literal na buhay ang nakataya sa maraming mga kwento. Nagkaroon ng attraction sa akin yung mga kwento na parang halos may wala lang, na lumayo doon. Kaya ang number two ko ay another Edgardo Reyes story. Ayun na. So, may Edgardo Reyes supremacy sa aking selection. Yung lugmok na ang nayon. So, oh no! Very yan. Totoo ba yan or acting yan? May matino totoo, na napatay yung tagalungsod. Pero isa siguro ito sa, kumbaga isa sa mga litaw sa akin pagdating kay Edgardo Reyes. Nung bigla tayo na tumating kay Edgardo Reyes after na mabasa yung mga una, ay na siya lang yung may obvious na humor sa narration na may deployment ng ganito ironic na tinan sa mga bagay. Siguro isa sa yung mga kwento na kaya very romantic pa rin yung humor niya na hindi matata at least sa select sa anthology na to. Kahit yung setup niya mismo ay walang humor sa mga public, ano ba yan? Napaka-specific siguro sa isang panahon, ano, na baka nga mas hindi realistic eh, di ba? Kasi nai-imagine ko sila na may mga moments. Of course, yung overall na condition na yan. Pero nag-call center ka. Hindi naman marahas yung kondisyon. Walang humor din. Totoo. Kahit ano, parang off, ano, parang imposible naman. Ito yung sinasabi ko kanina na yan. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Nag-iisip ako, pipili ba ako ng ibang writer for the sake na pumili ng ibang writer kahit may mas gusto ko. Oo, kasi. So, yun yung hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa. Ayan na. Hindi ako representative nitong mga writer na ito para i-represent sila for the sake of writers. Okay, fine. Taray mo! Ikatlo ko yan, Egay. So, thank you, ma. Okay. Well, kasalanan mo, nasa-turn mo siya. Kung sinetan mo siya. So, nasa iyo sana siya. Ako sana. Galing. Ano pala? Game within the game. Anyway. Okay. Dead air. So, tingin ko yung number 3 ko ay maapektuhan yung number 3 ko. Kaya, akala ko kasi dyan, kaya ako sinabi, akala ko finally pipili ka na ng Edgardo Reyes na story. But at some point, may overlap na tayo. Kasi kung dyan pa lang, may overlap. Pero yan, nag-overlap na nga. Eh, no? So, meron isa. So, yung ikatlo ko ay, hanggang kayo namimili pa rin ako kasi parang sa'yo pa lang Manila. Eh, no? Sa top. Kasi parang anim yung pa-finalist. No? Sige, yung top 3 ko ay, hindi lang paano banggitin ko. Quentin. Ito na simula ng struggle bus. Simula. Quentin. Sa kung paano. May kilala ka pa bang Pilipino na yan yung pangalan? Wala na ako. Quentin Paredes. Quentin siguro ano sa atin. Oo. Is, ayan. Parang siyempre maalala tong kwentong. In-establish naman pala natin early on na Quentin yung bigkas. Diba? Tapos nung bumalik tayo sa story, nagkagulo na ulit. Struggle ulit. So nakita mo na yung katabi niya yung mga sikat yung printed na mga kwento. Na version niya. Tapos siya yung parang ano, tahimik lang siya dun sa pwesto niya. So tapos yun, ang pinili ko ngayon dahil ano, Antonias Mirasol. Dahil sa'yo. Di ba sa mga dahil naman? So kaya nga, so dahil ikaw na yung nag-represent mo sa tatlo, tas ako si Edgar Reyes. Si Efren Abueg yung natsug. Hindi mo pinili si Efren Abueg. Interesting na ano, may ginagawa nga. Siya yung wala. No? Naliban dun sa mga the usual ano, violence. So may ano din to, parang may result may nolito, diba, na something. So, interesting din siya. Si Quiroga ba yung inisip mo? Uy. Si Quiroga daw ay, syempre na maalala. Basta, pero may paper search yung bitong ko kay Quiroga. May kailangan si Quiroga sa Palang. Sa Palang ka? Award? Resolved na kanina. So, kanina, nung pina-finalize ko ito, iniisip ko, may mag-overlap tayo. Kaya, ito yung listahan ko. Pero hindi na nangyari na na-antipad sa isang Edgar Reyes.
So ngayon, mayroon akong dilemma. Kasi, Actually, number one ko dapat talaga, mga aso sa lagarian, pero... Ba't tumahamol ka pa dyan? Masyadong selfish. Dahil, ano, medyo personal yung attachment sa proyekto ni Minoso. Bakit? Oh, bakit? Anyway, sa lagarian, gubat-gubat. Ah. Roso. Yan ito. Hira. Sige. Alam ko, siguro mag-re-react yung... I mean, yung mga kasi hanggang dyan, clear na sa akin yan na yan yung top 3 ko. Dangerous in a sense. Dahil pero, again, very... Nag-iisip ako during that time. Kung papalitan ko ba? I mean, revelatory siya. Dahil anyway, third naman siya. Hindi siya, hindi siya yung first or second ko. Ano yung fourth mo? Abuel na ba? Hindi pa rin. Wala naman ako pa rin. Kailangan. I mean, pag-uusapan nga natin. Ayun ako, yung isa pang Edgar Reyes. Yung isa pang Edgar Reyes. Siguro ang gusto ko lang sabihin ay na after kong basahin itong mga kwento, yung top 4 stories ko ay Edgardo Reyes stories. Ay, talaga? Oo, puro Edgardo Reyes. Siguro nga, halimbawa, nung binalikan ko, yung pagkadismaya sa mukha mo. Siguro pwede ko mabanggit. At pag-usapan naman natin ito sa huling episode, yung lahat ng mga hindi natin napili. Pero, siguro mga pinaka-popular dito, mag-agree ka siguro yung Tata Celo, yung Peng Negro, ano, ni Rogelio Sica. Pero mapapag-usapan siguro natin dun sa episode na wrap up nitong lahat ng ito kung bakit hindi na ako attracted masyado dun sa choices ng storytelling. Ano, of course, powerful yung material nilang lahat. Ano, pero ultimately ay gusto kong tingnan bilang kwento at kung paano yung kinuwento yung material. At yun siguro yung pwede natin pag-usapan. Interesting ko naman yung Tata Celo. Maganda pa naman yung form, diba? Oo, pero isa nga sa mga punto ay hindi naman natin sila ayaw, diba? May mag- overlap. Sa context lang nung anthology, nung mag-rank, parang hindi sila yun yung nasa top. Pero hindi ibig sabihin, ayaw natin sila. Parang Edgardo Reyes stories, yung natitira ay yung Emmanuel at yung di maabot ang kawalang manay. Parang interesting sa akin sa dalawang magkaibang paraan. But parang mas maganda yung lighting ko dyan. Kasi yung di maabot ang kawalang manay ay... makulimlim kasi dito yun ng bata at may strain, ano, yung paglalaro. Pero of course may mga tanong ako kung convinced ba ako din sa boses or sa tinig ngayon. Pero syempre kailangan ko rin situate yung panahon noon kung paano magsalita yung bata. So kung gaano ka effective si Edgardo Reyes. Hindi mo naman napili yan. Gadal-dal mo pa. So yun na yung discussion ko dyan. Pero siguro ang pag-alating ng number 3 ay yung Emmanuel para dun sa handling ni... Edgardo Reyes ng isang unusual na subject matter para dun sa collection na male friendship dito. Ano? Isang interesting na topic, of course, sa akin. At siguro, interesting. So, considering na next week, kung gayon, parang grabe. Kending versus Emmanuel. Next week na yung iniisip. Oo nga. Tayo at parehong essentially parehong may tungkol sa pagkakaibigan itong dalawa na ito ano sa dahil yung Kentin yung isinama na, naman sa bayan niya di ba tapos si Kentin yung kampanaryo kampanero hindi ba tama ba tama yung naalala ko so tungkol din in a sense sa pagkakaibigan pero ng dalawang lalaki pero merong mga babae na involved ano pero nas for some reason nasa periphery itong mga babae na ito at ang central like relationship at parehong may writer na character ito yung dalawang kwento na may parehong writer na character so yung kwento ni Jan tapos yung Emmanuel what if may prank pala sila sasapok sila sila piano so may arts pareho tapos writer. So interesting na yun yung pag-uusapan natin. Grabe ka, puro Edgardo M. Reyes. Ang ano nga, ang sorry, ang kategory nila ngayon ay writer. Writers, writing. Tapos next week, ang kategory ay pabrika. Tapos palayan next week. Yung mga runway categories. Okay, Edgardo Reyes. Pero ito, kumbaga, ay gut-driven na decision para kung utak ko yung pagaganahin ko para magiging magpapaka-rational ako pipiliin ko itong mga kwento sa itong mga utak
yun nga, representation, at least magbigay ako ng isa. Ano ba naman yan, tatlong Edgar Dres? Sa tingin ko, mas madaling yun yung gawin. Pero nagkapaliwanag sa tribal council. Sinishade. mas madaling yun yung gawin. Pero ayoko yung gawin at i-display yung okay, ito, eh, ikaw na. Great look. Ang ginawa ko yung madali. Gusto ko maging masaya dun sa selection na ito talaga yung gusto ko. Yamot na yamot ka na sa akin. Bakit mo kung siya ni Shade? A few years from now, I mean, nangyayari ko siya naman, nangyayari yun sa atin. Pero kung ngayon ako tatanungin at hihingi ng recommendation sa akin ng basahin ang tatlong kwento dito, parang happy ako na i-recommend itong tatlong ito sa mga reasons na napag-usap. Alam mo, Ege, sa tingin ko, factor din na the English writer ko. Tapos, defense. Paano kung hindi i-break up yan, eh ikaw lagi nag-break up niyan? Yung depiction ng Biden sa ilang mga, sa maraming mga kwento ko. So parang, sa akin parang valuable pa rin siyang pag-usapan. So baka sa'yo, I mean, may value ng pa, may value. Pa shade. Lilim sa lilim. At the same time, makikita natin yung mga dahilan ng decision natin. Tayo naman talaga yung binubulat-lat natin habang binubulat-lat natin. Oo naman yan. Oo, totoo naman yan. Sa pagbabasa natin. Nope. So yun. So, takits tayo next week. Okay. Para dito. So, ang pag-uusapan natin. So, again, direct back tayo next week. Hindi ko. Baka ko ano, baka kahit yung pag ano ko dito, pag tayo ko. Pero, nakanda na akong stop. Ano man. Para mas madali kung merong hirap sa emergency. So, hirap yung files para dalawang episode sila lalabas. So, magiging ahead tayo. Pero, susundin natin yung schedule natin. May mechanics pa na doon. Okay. So, happy ka ba? Meron ka bang gustong palitan? Parang hindi, wala. Okay, meron, parang meron ka bang gustong i... Sino nga ang ano? Pwede ko na sigurong i-stop dito, ano? Silky nutmeg. Silky nutmeg ganache. Pinasashainan niya. Tingin mo, may naalala ka bang sinabi pa? Wala na, huwag na tapos tumigil na. Tama na yan. Okay, so, ayan. So, siguro balikan natin yung last na question doon. So, happy ka? Parang... After our discussions ano dun sa six stories, happy ka naman dun sa selections mo natin. I think so. Yung sa akin, oo. Kasi, hindi, kasi, ano ba, actually maganda yung binigay mong ano, parang very real scenario na no, kung ipapakilala mo tong libro sa isang bagong mambabasa, ito yung, kung babasahin man yung buong libro, ito yung mga pinakauna. Or, kasi kung pwede din yung i-give up, no? So, medyo ganun din yung dahilan ko na true. I mean, syempre pwedeng pulaan na ano, craft-wise or complexity-wise, hindi masyadong complex. Parang, may, or, hindi naman. O parang, oh, may tradition talaga. May malinaw na gustong gawin yung mga kwento. No, pero parang sa akin, ano yun? Siguro, kasama yun. Kasama yun sa, siguro nanggaling tayo sa parang dalawang magkaibang end ng spectrum ng dahilan kung pagre-recommend. Parang sa'yo, very clear. Parang, kung babasahin yung August tapos gusto mo ng parang best na representative nung feel nung August stories, parang kung mabasa mo tong tatlong to, may sense na parang ganito yung handling nung majority nung ibang text. Ako ay mas pumunta dun sa parang other end na eto naman yung hindi mo ini-expect mula sa August na yes. Parang valid naman both. Ano? Parang, naman. Parang kung alin yung gusto mong parang entry point dun sa August. Gusto mo ba nung representative na text, parang yung pinakamagagandang text na nagre-represent ng mga bagay-bagay, o gusto mo nung kumbaga may impression ka nung kung ano yung August, pero ito yung mga stories na parang medyo masusurpresa ka na parang hindi ito yung in-expect mo na nandun sa August. So yun, so kaya overall parang happy naman ako dun sa. Oo nga, oh, para may na-cover naman. Oo. I mean na-cover yung parehong side. Wow. Justified. Hindi natin 'to pinag-usapan kanina. Saka ano ba 'to? Yun nga parang ang mindset ko talaga no, dahil ito yung bombardment ng rehabilitation ng martial law at revision ng martial law. Parang ito yung pag binasa mo talaga 'to, yung mga August. So, I mean, yung mga classic o mga typical na Agos story, parang repudiation talaga siya nung ganong narrative. So, may value. Tapos, may value na paulit-ulit yung mga bagay. No? Yung maraming fabrica story, maraming kulungan story. Kasi, I mean, pinag-iisip talaga siya ng mga tao o ng mga writer. Ayun. Anyway. So, yun. Okay, game. So, yun. Ngayon,
papasadahan natin ng mabilis yung mga kwento, kung may point lang na gusto kang banggitin, kung bakit unang-una pa naman si Abueg, my God. True. Pero ang ano nga siguro ang magandang i-emphasize natin ay nung namili tayo nung yung kumbaga respective reasons nga natin, yun yung top stories natin from the anthology. Pero hindi ibig sabihin ay necessarily ayaw natin ng iba. Kumbaga sa context lang nung decision making, kung ano yung pinaka-okay nga sa atin. So yun yung nagkataong okay. Pero well, hindi ibig sabihin. Ikaw, kasi pwede ring mangyari, di ba? Sabi natin nung nag-usap tayo dun sa next anthology, pwede ring mangyari na kailangan natin pumili ng top stories. Pero hindi natin, may hindi tayo gusto doon, di ba? Sabihin ko, hindi, pero hindi, totoo yan. Pero yung ikaw, kasi ni-rank mo, ano kang ranking, di ba? So, meron siyang 20, may 19, may 18. So, ito yung fuck or drug talaga. I-review mo ba yan? pero kahit na, parang kahit na 20, pwedeng 20 na to, 20 na gusto mo, pero kailangan mo lang, kailangan mo lang mag-rank, di ba? Ay, nako, hindi to tribal council, hindi mo kailangan mag-rank. True. So anyway, so simulan natin. So wala tayo both napili sa top 3 stories natin from Efren Abueg. Meron siyang 4 na stories dito sa Bagong Paraiso. Mapanglaw ang mukha ng buwan, mabangis na lungsod, dugo sa ulo ni Corbo. Okay. Meron ka bang specific na gustong banggitin tungkol sa mga kwento nito or gusto ko yung mapanglaw, parang may interesting siyang ginagawa sa form daw. Parang may tatlong point, may tatlong point of view tapos panahon ng hapon. Pero yun nga, parang ang ano talaga, lugmok talaga yung mga tao. True. No? Talagang harsh talaga. No? Parang, ano siya, parang exhibit story ng kawalan ng pag-asa. Parang, yeah. ito yung mga classic na namatay sa sakit, parang napatay dahil, yung ito yung pinag, ano, diba, parang kontrabando. Pinaghatid ng something. Oo, so, yan, tapos parang nasukol doon, tapos yung anak na, quote-unquote, nagputa ano para pambili ng gamit. So lahat ng mga classic na trope ano ng pandarahas at pagkaapi ano na pwedeng danasin inilagay dito sa pamilya na to ano, so sa kanilang lahat. So yung nanay na ubo ng ubo na parang ano, parang isang ate sa tribal counts ay sa final sa reunion episode na ubo ng ubo anyway, ng season 5. Season 5. Oh man. Sino ba yun? Parang, in-ignore lang nila kasi. Parang, 5 minutes na may ubo ng ubo. Pero may moment na pinansin na siya ni Jeff, di ba? Kung okay lang. Pero alam mo na may irita na mood kay Jeff. Kasi ano ba naman yung huy ko, tubig, ganyan, or something, or strepsils. Parang ganyan. Strepsils talaga. Anyway, sige, ikaw, may ikaw rin tayo yung highest, yung highest na rank na Efren Abueg story sa akin. Actually, number 6 story ko siya. Ay, wow. Ay dugo sa ulo ni Corbo. At yung notes ko dito ay dahil yung value ng framing ng digmaan ano nung war dito sa kwento. Tapos yung specific na paggamit ng hayop bilang parang critical na element sa pagnanarrate ng buhay ng tao. So yung paggamit ng sa hayop para ipakita yung relasyon na meron ang tao sa quote-unquote hindi tao. Ano? At kung paano hinuhulma. paano hinuhulma yung, I mean, paano tayo nahuhulma yung pagkatao natin ng supposedly hindi tao, ano? Pero tinuturing natin na parang tao dyan sa tao dito sa ano na to. May napanood akong random na video na naman. Hindi ko naman alam. Siguro sa Twitter ko to nakita na merong isang YouTuber na namimigay ng something-something sa kung ano-ano. Tapos may isang tatay na may isang hindi ko alam po anong lugar. Basta napanood ko lang yung clip nito. Tapos binigyan ng kalabaw ano dito. Tapos iiyak talaga yung buong pamilya dun sa pagbibigay nung kalabaw na ito na alam natin hanggang ngayon ay well maliban dun sa importance niya dun sa tulong dun sa pagpapadali ng trabaho ano ng gawain sa hindi lang dun sa mismong pagtatanim kundi mas halimbawa nung lumalaki ako sabi ko nga kumbaga napakakaraniwan na may dumadaan na kalabaw pa dun sa main road ha nung baryo namin. Tapos kaya kumbaga constant din na presence yung mga tae ng kalabaw sa gitna ng kalsada ano na yan na madadaan-daanan ng mga tricycle na ano pero yung transport din yung pagta-transport ng yun talaga yung
mood din ng pagdadala ng mga nyug, ano, na from parang one end of the barrio to the other end ng mga ganda. So sobrang convenient nun. So pero dito yun nga yung ganung uri ng relationship, ano, mula doon sa pagsisilang dito sa hayop na to hanggang doon sa kamatayan. Pero wala rin ito doon sa first edition, kagaya nung inuod mo. Okay. Wala rin ito doon sa first edition. Ang alala ko dito, Ega, yung okay generation ba tong mga writer do sa kasi Pedro Dandan. Siguro mas matanda ng isang dekada siguro si Pedro Dandan. Kasi marami siyang Kalabaw kwenta, 'di ba? Naalala mo ba? Yung niya. Yung may alin? Yung ano yung title ng librong 'yon? May Buhay sa Looban. Oo. Parang may apat na kwento siya tungkol sa Kalabaw. Kalabaw. Oo, na may nasagas trigger warning, may nasagasaan ng ano ba 'to? Ng trend. Kalabaw. Harsh. Anyway. So yun. Tapos post-war din yun. So baka nga interesting. Hindi ko rin masyado 2 minutes ba to? hindi ko rin type masyado yung bagong paraiso, yung pinakaunang kwento. Yun din yung... Actually, yan ay... Ano bang nangyayari dito sa... I mean, retelling lang ba to ng biblical, ng obviously ng parang Genesis na kwento, no? Tapos, parang walang ang main problem ko doon, clearly naglalaro siya sa form, 'di ba, sa storytelling, parang fragments ng moments, ano, sa relationship nitong bata, etc. na ganyan. Pero pagdating doon sa dulo ng kwento, kumbaga ang pinakamalaking letdown sa akin ng story ay parang naging cautionary tale siya against premarital sex. At yeah, yun na yung point niya. Yeah. Parang the fact na yun na yung point ng story, ha? Parang pagkatapos kong pagdaanan tong mahabang kwento na to. Na siguro during that time nag-work siya parang na ganoon, 'di ba? I mean, may mga pangarap ka sa buhay, gusto mong siguro sa harap ng complexity nung poverty, pagtataguyod ng magulang, yung consciousness na kailangan mo munang isipin yung lahat ng mga sakripisyo na ito. Siguro powerful 'yon, ano, dun sa ganung uri ng konteksto. Pero pag iniharap na natin ngayon sa ibang mga issues ngayon tungkol sa halimbawa rights ng woman sa katawan niya, etc., tapos yung parang kawalan ng parang hindi man irrelevance pero hindi ganoon katinding power na ng religion over parang personal decisions, ano, ng mga tao, so lumalabnaw yung ganung sobrang conservative talaga niya. Medyo conservative talaga. True. Although magandang nature True. Siyempre, gusto mo yung paraiso sa simula. Ano ba? Okay. Yung mabangis na lungsod niya ay okay, ito yung buhay ng pulubi. Kahit sa mga pulubi may mga hierarchy. Kahit sa mga mahihirap, quote-unquote, na parang may hierarchy pa rin na karahasan. Sa mga... Poetic, pero yun nga, very romantic pa din na paglalarawan ng kahirapan sa syudad, etc. So, yan si Efren Abueg. So, yun, so... Okay. So walang nakasama sa atin pero move on. game. Kay Dominador Minarasol, tinalakay natin yung Eli Lama sa Baktani niya na number 2 story mo. Tapos supposedly, sabi mo yung mga aso sa lagarian ay isa sa mga nasa top 3 mo rin. Tapos isa pa sa mga kwento niya dito yung isang ina sa panahon ng trahedya at ang biktima. Meron ka bang gustong i-point out sa mga story na to? Sa akin, actually, yung after Edgar de Embreyes stories, yung kanyang Ang Biktima, ang number 5 na story ko. Ano ba ito? Ito yung... Kulungan-kulungan din to, di ba? True. Ito yung may umiiyak na police at quote-unquote mabain na police. Kaya siguro parang... Ay, true. No, no. So, pero... Ang biktima din sila. Oo, pero yung complication ng... parang normal yung pananakit bilang pagdidisiplina. Pero kaya ko to nagustuhan. Parang ito yung may clear na gamit kay Rizal dun sa pagkukwento. Tapos, sa mga attempts ng mga stories dito na explore yung psychology ng character, parang ito yung mas explicit dun. At dahil dun, medyo mas... matagumpay somewhat. So speaking of Rizal, itong isang ina ay meron ding sisa figure, no? True. Wala lang, parang
tama na Rizal. Laki talaga ng impluensya niya sa tinitingnan ko yung note ko sa isang ina. Sa ito yung napatay ang anak na Bunggo, yung sa Lorenzo. Yan, pero parang another story na medyo walang agency yung mga characters ano dito. So kahit yung mga aso sa lagarian, ito talaga yung pag binasa mo talaga to, parang ang dilim-dilim, yung sobrang dilim, sobrang harsh, no. Ito yung doon na parang may mga moments sa Survivor, sorry, na parang ganito yung mga yung nawala na ito sa modern Survivor, na yung kumakain na yung mga tao ng mga harsh. Kasi may pagkain ng daga doon sa first season or something. Tama ba? Oh, yeah. Oo nga. Tapos ito parang hindi. Yun nga, yung sobrang basic na, ano ba to? Eh, saan ka, kumbaga saan ka talaga dadalhin ang gutom mo, di ba? Kasi, I mean, yeah, basic naman talaga yun. So. Oo nga. Saka yung push and pull ng, ano ba to? Parang nga meron dito yung trend alert doon sa Ellie, parang Ellie Lama. Ay, quiz. Yung... yung inuuod na ano ba to, ang choice mo ay mamatay sa pagtatrabaho o hindi magtrabaho, yung ganyan, parang wala talagang pagpipilian sa mga bagay. So ayun. pero itong mga asa sa lagarian, ito ba yung may yung ending niya ay may attempt na lumab? Hindi yata yun. Ito yung kasi ang note ko lang dito ay parang halos alam na ang ending sa simula pa lang. Yeah. Hindi ko alam kung yung sabihin na sa note na yun. In-expand niya ni Mirasol to sa ginto, ang kayumangging lupa, na naserialize sa DIY. Ay, talaga? Okay. Yeah. Ang ganda nito kasi papunta sila ng Sierra Madre. Sasabihin ko pa lang ang gubat-gubat. Anyway. So, ayan. So, meron ka pa pang gustong sabihin kay Dominador Mirasol? Wala na. So, Rogelio Ordonez. So, yung number one story mo ay Ordonez story na sinabi nga natin wala din dun sa... Yung mga number four stories dito sa list, yun yung mga stories na wala dun sa unang edition. Kaya yung Gilingang Bato ko na number one din ay wala rin dun. Ay, talaga? Okay. So, ibig sabihin, may nangyari dun sa 10 years nung first at second edition. Parang yung better stories nila somewhat lumitaw. At least dun sa assessment so, parang... natin. Parang... Yeah, may pag-unlad na nangyari sa kanila. Okay. Okay, so, ikaw, meron ba ditong... So, ang mga kwento niya ay, basahin ko lang, Dugo ni Juan Lazaro, Buhawi, Sa Piling ng Mga Bituin, and then yun ang Inuuot. Happy. Ito yung magandang nuance doon sa Labor Act, no? Yung Dugo ni Juan Lazaro. Ito yung textile, muli textile factory. No? Tapos, parang mayroong hindi jumoin doon sa... True. Sa walkout slash rally, no? Or demonstration. Tapos yun. So, obviously, ano yan? Well, ngayon, parang harsh yan, di ba? Yung pagkakross sa picket line. Pero, obviously, may matinding processing or parang psychological na pag-decision, pag-rationalize. Dahil doon, parang hindi ba yung feeling, nung feeling ko nung binabasa ko yun, sa naaalala ko, ay medyo... Negative yung tingin niya sa Welga nung story. So hindi ko alam pa na yung kung bakit. Bakit ganoon yung kamalayan ng story. May push and pull kaya napapili ko interesting naman. No? Parang yun yung nagmanifest ano doon sa story dahil dito sa parang struggle niya. Itong Buhawi yata yung may harsh ay yung may pagganti. Parang may na-execute yung paglaban. Tama ba? Ito yun, di ba? Yung na-harsh yung kapatas. True. So, parang, ang concern ko sa kanya, ang note ko dito, parang, hindi na dramatize yung conflict, pero, parang, yun na yung resolution niya dun sa dulo. Parang, ito yung chinugi na niya, di ba? Yung piko, sa mata. Ito yun, di ba? Ay, trigger warning. So yun. Okay. Yan, ang daming mga ganitong very, kumbaga yun nga, yung sabi nga natin, parang pag inisip mo yung Agos, yun talaga yung maiisip mo ng mga type ng stories. Parang ang tindi ng suffering, ang tindi ng pagtitiis, pandarahas. Tapos yung parang flip side nun ay yung mga attempt na lumaban na laging ang dulo ay pagpatay. Di ba na... parang ganong uri ng... Either ikaw yung pinapatay or ikaw yung papatay parang sa ganitong sistema.
Oh, tapos yung artist story sa piling ng mga sa piling ng mga bituin. Wala akong maalala dito, sorry. Sa piling ng mga bituin. So, ito yung visual artist, pero ito yung kumbaga sa ko kanina medyo mas nagustuhan ko yung psychological at attempts dun sa story na ang biktima. Ito medyo psychological din yung rendering, parang paano gumagaan. Halos kumbaga, dahil siguro yung topic niya ay visual artist, parang gustong i-render siguro ni Ordóñez yung halos impressionist na estratehiya dun sa pagkukwento. At dahil dun, yun nga, yung kamalayan nitong tauhan na ito na palagay niya ay hindi siya nauunawaan, ano, in general. So medyo nasa antas ng abstractions yung mga suliran nito. Hindi alam, may malinaw kang sense ng gusto niyang sabihin tungkol sa condition ng artists in general sa lipunan. Pero yung specific na situation noong character, parang hindi masyadong na-flesh out dito dahil nga naiwan si Ordóñez doon sa exploration na yun ng ganitong parang mas existential na plight ano nitong visual artist na to. Kaya tawa-tawa siya. So siguro mga... sa ibang context ma-appreciate ko siya, pero hindi ko for some reason hindi siya masyadong naging. Pero may mga artist story talaga sila, no? Baka nga may nag-ano ba to? Ito yung pinapag-usapan nila na may... True. Isa tayo, ha? Isa may hayo! Trend alert. Tortured artist. Oo. Isa may, ano, sa pagawaan. Tapos yan. Isa merong artist. Charot. Hindi natin alam. So, pero mga interesting to at probable, ano? I mean, nag-speculate tayo, of course. So, nag-speculate tayo, of course. Pero mga posibleng mangyari ito. Di ba? So. Okay. Next. Ay, nako. Ito na. Huwag na. Next na. Huwag nating pag-ano. Si Edgardo Reyes. Natalakay natin lahat. Na. Liban sa pansit maabot story. Di maabot ng kawalang malay. Na, diniscuss ko na rin kanina somewhat dun sa ating ano, blast from the past. Di ba? Na video. So, oh my God. Napag-usapan nga lahat. Lord. Grabe na to. Edgardo and Reyes podcast. Oh, gusto mo ba ipaliwanag yung ano mo? Ano ka bang paglilagom sa mga... Hindi. So, I mean, siguro ano lang talaga yun. Feeling ko, tayo naman ay, ginamit natin sa isang discussion natin, sa discussion dun sa Emmanuel, nakagabi lang natin kasi napanood na, nalambat. So, yung word na nalambat, di ba? Nalambat ni Emmanuel itong si main character dahil dun sa hiwaga na yan. So siguro ako ay parang nalambat somewhat ng storytelling ni Edgardo Reyes at ayokong Edgardo din yung pangalan niya kasi. Ayokong i-deny yung fact na yon. Ano na obviously ay may charm sa akin yung mga choices ni Edgardo Reyes bilang isang storyteller. At hopefully na discuss ko naman kung bakit charming yung story. Tapos parang nabanggit mga para mababanggit mo yata some other episode na may mga era si Edgardo M. Reyes to. Mm-hmm. May ganito siya tapos iba pa yung interest ko. At yung handling din ng language nga. Nagkukusaliwa na ay ano yes, ako sa mga kunin doon. Tapos laro sa baga. Laro sa baga. So may mga ano nga siya. No? May faces siya. Progression sa mga ginagawa niya. So yun. So kung nasaan okay man si Edgardo Reyes ngayon, sana eh. Masaya siya. Okay. O, next na. Ito, siguro ang kung meron tayong, eh ikaw na, napili mo naman siya. Pero kung siguro merong, kung if ever na merong guilt na hindi ko napili. Ito yung exclusion talaga. No, oo, ito yung consciously ay, alam natin yung value, di ba? I mean, nung sa selection pa lang natin, binanggit na natin, siguro kung may memorable at easily recognizable stories sa anthology na ito para sa kahit na anong casual na reader ng Filipino lit, ano, sa isang ordinary student ano ng Filipino lit, ito siguro yung mga recognizable stories, ano, yung Tatacelo, Impeng Negro ni Rogelio Sicat. At siguro nga nag-work against him, ano, against Sicat yung popularity na ito dahil kilala na siya, parang gusto ko pa bang i-discuss itong mga stories na ito ulit. Grabe. Ngayon. So, okay. Yun. So parang ganun lang, ibig sabihin hindi siya kumbaga
critique against the stories, oo, mismo, kundi sa context lang nitong discussion natin ng anthology na ito. Tingin ko ay... Pero nung binasa ko itong Tataselo ulit, na medyo, ano ba to, na mas attentive siguro, parang, feeling ko okay pa naman siya. Sinusubukan ko siya, parang meron kasi siyang pag-rely sa parang surprise, eh, no? O parang yung reveal, no? So, na hindi mo na mararanasan ulit. Pero so, nung babasahin mo siyang isususpend mo yon, parang okay pa rin naman siya. Pero yun nga, nag-suffer nga siya dahil ilang beses mo na siyang nabasa, tapos marami ng daldal tungkol dyan sa kwentong yan. Anyway, so, sorry. Sorry talaga. Sorry. Yung, feeling mo yung Imping Negro, ano ba siya ngayon? I mean, with all the race? yun nga. Ang note ko dito, alam mo, ang note ko ay, ito yung sa mga stories ni Rogelio Sikat dito. Kasi nasabi mo na, okay pa rin naman yung Tataselo. At parang pag inalis nga yung idea na alam ko na kung saan to patungo, ano itong kwento na to. Alam ko na talaga yung kwento, di ba, nung Tataselo. At siguro, inisip ko kung hindi kaya even that time, I mean, hindi lang ngayon. I mean, nung time na unang lumabas yung Tataselo, the fact na Tataselo yung kwento na ito, parang may expectations na rin ang mga tao dahil napaka-clear ng source din ng material ng Tataselo. Pero itong Imping Negro, ito yung ang note ko dito talaga nung binlikan ko, surprising na hindi ko na ito gusto ngayon. Medyo nasa baba talaga siya nung list ko. At isa sa mga kwento na nga may tungkol dun sa intersections ng lahi, etc. Pero parang sobrang parang medyo feel ko yung mahirap laban sa mahirap na mood na parang yun yung nangibabaw dun sa kwento sa akin. Kaya parang mas nagre-react ako dun sa ganong feel dun sa story. Na of course nangyayari, I mean, hindi naman yun yung point ano kung nangyayari ba ito or hindi. Parang totoo naman siya. I mean, fact of life naman siya na ito yung kondisyon ng marami na parang tayo yung na-owing lumalaban sa isa't isa. Pero may ganong sense dun sa story na parang naiwan siya dun. Parang uninterrogated siya. Oo, yun na yung punto. So medyo may pagkaasiwa somewhat dun sa rereading nitong Imping Negro para sa interesting. Ano. Pang tough, ano mo siya? Tough 15? Oh, number 15 ko siya. Ang galing ko. Hindi mo ba nakita tong list na to? So number 15 ko siya. Okay. May gusto, yung ang isa pang kwento, liban dun sa Kintin, ay yung sa lupa ng sariling bayan. Sariling bayan ang mga. Ito yung abogadong tagumpay, tapos nagkasakit, tapos umuwi dun sa sariling bayan. Bumalik siya. Oh. Medyo mataas ito. Ito yung... Actually, cute naman. Cute talaga. Tapos abogado character na naman. Nabanggit nga natin, di ba, yung mga pangarap na may isang episode na tapos may pagbabalik din sa na yun. True. Trend alert. Abogasya student. No? So, yan. So, parang simpleng story ano ng buhay, achievements ng isang tao, tapos kung paano siya i-recognize dun sa bayan na pinag- Pero grabe talaga yung craft-wise, yung buhay talaga yung sinasakop ng mga maikling kwento. Short story. Galing. Interesting. Anyway, okay. So, yan. Happy ba tayo? Sa, parang happy naman, sa tingin ko. I mean, parang ito na yung ilang oras, anim na oras na pinag, o pitong oras na pinag-usapan yung isang libro. True. So, as in lang, kasi luksulukan ng libro. Na-recorded at mapapanood nila sa YouTube din at mapapakinggan parang, sa ano. So, ayan. So, kung nagtuturo po kayo, na, charot, kung nagtuturo kayo ng mga agos sa disyerto, pwede ninyong ipaparinig. Pwede ninyong ipapakinig. Ang mga daldal namin. Pero huwag niyo pong kalimutan na ang kinikritik natin ay yung kwento. Huwag po kami yung i-critic niyo. Huwag pong meta-critic. Gawin, charot. Okay, so yan. So, natatapos na tayo ng ating unang anthology. Yay! So, sa susunod na linggo... Yung paandar, no? gusto ko lang i-emphasize ulit na paandar mo to na congrats, eh, guys. So, ikaw yung... Nairaos natin. Nagko-control sa mga bagay. Grabe. Nagpaandar sa mga bagay. Pero hindi ba? I mean, mas personally,
after nung pag-iisip ng mechanics, etc., less stressful sa akin kasi hindi natin kailangan mag-isip every week ng panibagong random na parang mula sa buong kagubatan pipili ka ng isang kwento para sa isang topic. Or yung mga diba, ano yung mga paper mo na halukay ng baul ng mga papel, di ba? So sa akin personally less stressful yung idea saka, na saka mas focused kasi. Buo yung libro, tapos buo yung period, buo yung mga true. Ayan, sige. Justify pa natin ang ating ginawa, di ba? Love your own mechanics and so yan. So, yun nga, so next week so ang mag-start tayo sa wakas English na. Oh, ito. So ikaw naman ang pumili nito kaya sa draft natin ay ako yung unang pipili ng number one ko. So dahil ito ay 50 stories, di ba? So sabi natin pag more than 40 and above ay 40 and above ay mula, top 5. Mula Dead Stars hanggang ano yung dulong kwento diyan? Ang dulong kwento dito ay Touch ba? Touch. Sila kang binis ito eh. Oo nga. Touch ba na yun? Charot. So, ayan. So, top 5 natin. So, ibig sabihin, next 10 episodes natin, i-discuss yung top 5 natin. Tapos yung 11th episode, yung wrap-up natin dito sa The Best Philippine Short Stories of the 20th Century na inedit ni Sir Gani Cruz. Ayan. So, hindi tinitingnan kung ilan ang mga deads na dito. I'm sure okay. Or para mas madali yung tanong ng ilan ang buhay pa ano. Pero consider na last. Marami pa dyan, kaya nga consider na 20th century pa lang. Pero parang more than half yung goodbye na. Well, 1925 yung pinakauna dyan, so anyway. So true. Okay, so yan, so next week, so kaya kung gusto nilang humabol, ano, basahin to para handa rin sila at makisali. Yeah, available pa sa bookmark, no? Yep. Online in order to, 'di ba? So, nung pinadala mo sa akin tong kopya na to. So, so yan. So again, mapapanood niyo sa YouTube channel tapos sa Spotify. So tuwing Saturday yung episode sa YouTube tapos Spotify, Apple Podcasts tuwing Monday. Hey, okay. Bye-bye. Alam, salamat again. Ingat, bye-bye.